Ano ba ang tamang paraan ng pagluto ng adobo? Yan ang lulutuin natin ngayon. So, I have all the ingredients here. So, magsisimula na tayong gumawa ng pork adobo. Yung adobo, ang base ingredient, paano gumawa ng adobo is simply yung toyo at suka lang. On the history, wala namang ref noong panahon. So, this is one way of preserving the meat. Kaya, yung adobo is also one way of preserving the food. Ano nga ba ang tamang paraan ng pagluluto ng adobo? For me, there is no such thing as standards ng paggawa ng adobo. The only standards na we have sa adobo is yung toyo at ang suka na pinagbababara natin. So ako personally, ginagawa ko yon dahil yun yung kinalakihan ko, the way we cook adobo. And that's, I think that's what we call the standard. Nag-evolve na yung pagluluto natin ng adobo. So, bahala kayo, nasa sa inyo yan kung paano ninyo lulutuin ang adobo. Again, wala tong standards. Para sa akin, huwag niyong paniniwalaan yung standards na dapat ganito. Walang standards pag nagluluto ng pagkain. Dahil depende yan kung ano yung gusto ninyong panlasa. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking adobo. Yung adobo na gagawin natin is yung the usual way na niluluto ng mga magulang natin, ng mga lolo't lola natin at yung mga kanununuan natin. So, ito yung procedure niya. Okay, I have here yung ating pork meat. Ano ba to? Ang ginamit ko is pork shoulder at yung liempo. So, I cut it into cubes. Tapos, nilinis ko na yan. Ano nga ba ang nilalagay natin pag minamarinate natin ang adobo. So, I have the soy sauce. And then, I am going to add yung ating vinegar. Sa probinsya, mas masarap yung adobo pag ginagamit nilang pang marinade is yung sukang galing mismo sa niyog. So, I have this. And then, lalagyan ko siya ng pepper. Tapos, lalagyan ko siya ng bay leaves. So, mga ilang piraso lang ng dahon ng laurel. Laurel or the bay leaves. Ayan. Kasi, it adds to the aroma and the taste as well. Ayan. And by the way, dahil nga sinabi ko na walang standards ang paggawa ng adobo, so, lalagyan natin to ng ibang twist kasi we are going to infuse our adobo with Sprite. And then, dadagdagan ko siya ng brown sugar. Pero, since mag-infuse tayo ng Sprite dito sa adobo, konting sugar lang yung ilalagay ko. Siguro mga 3 tablespoon. 3 tablespoon, tama. Tablespoon. Ayan. And then, I just have to mix this all together. You have to make sure it's properly incorporated. Ngayon, yung iba, nilalagay nila ng peppercorns or yung pamintang buo. But since I don't like the peppercorns, lalo pag nakakagat yon, kaya ang inilagay ko ay yung ating pamintang durog. So, ayan, we just have to marinate this for at least 30 minutes or kung mayrami kayong time, you can keep it for more than an hour. Kasi the more na nakababad siya, the more na manunuot yung lasa nung pinagbabara niya doon sa karne. So, we'll leave this for 30 minutes. Okay, magsisimula na tayong magluto nitong ating adobo. So, nababad ko na siya na medyo matagal-tagal na. Pag nagluluto naman ng adobo, usually itong buong binabad natin na to, inilalagay na lang nila to sa kawali. And hahayaan na lang nila yan hanggang mag-simmer, hanggang matuyo.
Pero ako kasi, dahil nga nag-evolve na yung ating pagluluto, ang gagawin ko is, iwalay ko muna yung meat doon sa pinagbabaran, tas igigisa ko muna siya. Mantika or cooking oil, konting cooking oil lang. I am going to saute the sibuyas. So, chop yan na sibuyas. Okay, I'm adding the garlic. So, ang panggigisa lang naman natin is yung garlic and sibuyas. Okay, I'm adding the meat now. So, ito yung sinasabi ko. Unahin ko munang maprito yung karne. And I am going to set this aside kasi later, lalagay din natin yan dyan para pagkatapos niya maluto or pagkatapos niya maprito yung karne. So, hayaan lang natin yan ng ganyan. Okay, so makikita nyo yung adobo or yung meat or yung karne, medyo napiprito na siya ng paunti-unti. Kasi nawala na yung pinaka sabaw niya dun galing sa nananggaling dun sa pinagmarinatan. Tama ba yung word? Dadagdag ko na yung or isusunod ko na yung pinagbabaran nung adobo. And dito ko na ilalagay yung Sprite. Hayaan lang natin yung kumulo dyan hanggang matuyo siya. Just set it on high flame hanggang kumulo. And then pag kumulo na, lower the fire para mag-slow cook yung meat. Kasi masarap yung adobo kapag ka sobrang lambot. Okay. So, ito na yung adobo natin. After nating pakuluan ng matagal, yung adobo with the Sprite. So ito na yung kinalabasan niya. Pwede kayong mag-adjust ng timpla or nung saltiness nung adobo kung gusto ninyo. Katulad kanina, nilagyan ko siya ng kaunting asin kasi medyo natabangan ako and ang nalalasahan ko lang is yung Sprite at yung suka. So parang nawala yung presensya ng toyo. So nilagyan ko siya ng asin or pwede nyo siyang dagdagan ng toyo. So, wala pa ako ibang ina-adjust and titikman natin kung okay na yung lasa niya. So, ako, okay na ako sa ganitong pagka-dry niya. Kasi, masarap din naman sa adobo yung medyo may sabaw. Kaya, ayoko na siya masyadong dry. Besides, pag nasobrahan na to ng pagkatuyo, magiging mamantika. Kaya mas masarap pa rin yung merong sauce yung adobo natin. Masarap na. Okay na yung lasa. And kapag ini-slow cook mo yung meat, yung lambot niya talaga is sobra-sobrang malambot. Napakasarap niyang kainin kasi juicy, hindi dry. Juicy yung loob and napakalambot nung sobrang tender nung meat. Luto na to, okay na to sa akin. Yung asim niya is okay na. Yung alat niya okay na din. And yung lasa nung sugar and nung Sprite is totally nagbi-blend doon sa adobo. Kaya masarap siya.